May isang mayamang siopaw. Naisipan niya munang magbakasyon. Pero bago siya umalis, ay nagbilin muna siya sa kanyang tatlong mga manggagawa. Malakas na sumipol si siopaw at dali-dalian namang nagsidatingan ang kanyang mga manggagawa. Ito ay sila Tupa, Kawayan, at Tasa. Ikaw, Tupa, dahil ikaw ay tunay na masipag, bibigyan kita ng 10 pirasong ginto. Alam mo na kung anong gagawin mo dyan, ha? Ikaw naman, Kawayan, dahil ikaw ay masipag din naman, bibigyan kita ng 5 piraso ng ginto. At ang huli naman, ikaw, Tasa, dahil sa nakikita ko sa'yo, sige na nga, eto ang 1 piraso ng ginto. Ang distribusyon ng ginto ay ayon sa kakayanan ng mga manggagawa ni Siopaw. Umalis na siya at naiwan na ang 3 manggagawa. Ba, alam ko na, gagamitin ko tong 10 pirasong ginto para bumili ng mga kagamitan para makagawa ng maraming tela. Ba, itong 5 pirasong ginto naman, magpapatayo ako ng gotohan. Sigurado ako maraming mabubusog ng mga tutubi dito. Nakakatakot. Anong gagawin ko dito sa 1 ginto? Alam ko na, ibabaon ko to sa lupa para hindi mawala. Kukunin ko na lang pagdating ni Master Siopaw. Mahirap na. Isa na nga lang ibinigay sa akin, baka mawala ko pa, di ba? At ganun na nga ang ginawa ng 3 manggagawa. Lumipas ang ilang mga araw. Nagbalik na si Master Siopaw mula sa bakasyon. Kamusta, mga manggagawa? Anong balita? Hala, sige nga, mag-report kayo ngayon sa akin. At humilera na nga ang 3 manggagawa. Ba, naging matagumpay ang aking pabrika ng tela, Master. Ang 10 ginto, ngayon ay 20 na. Kumita ako ng 10 ginto. Ito na po ang mga ginto. Magaling, magaling, magaling. Ho, ho, ho. Sa'yo na lahat yan. Ipagkakatiwala ko pa sa'yo ang pabrika ng mga barong at iba pa. Halika mamaya at saluhan mo ako sa inihanda kong pagpapulong at may malaking piging. Sir Siopaw, ang 5 ginto na iyong ipinagkatiwala naman sa akin ay nakaani ng 5 pang ginto dahil sa pinatayo kong gutuhan. Ngayon po ay may 10 ginto na ako, doble nung sa nakaraan. Mahusay, mahusay, mahusay. Dahil dyan, magsasara na ang gutuhan mo. Joke lang, ipapaubaya ko na rin sa iyo ang iba pang mga noodle house at iba pang mga restaurant. Itabi mo lahat ng ginto mo, sa'yo na lahat yan. Sumama ka rin sa akin at saluhan sa inihanda kong piging.
At ang huli namang nag-report ay si Tasa. Sir Siopaw, ang ginto po na ipinagkatiwala niyo sa akin ay naitabi ko ng maayos. Ibinaon ko siya sa lupa kaya safe na safe. Natakot po ako kasi baka mawala eh. O diba? Ito na po ang ginto. Ano? Ibinaon mo lang sa lupa? Ano ba yan? Sana nilagay mo lang sa bangko. Tumubo pa yon. O kaya, ininvest mo kung sa mga negosyo ng mga kasamahan mo. Nalidisappoint ako sa'yo. Akin na yung ginto at ibibigay ko na lang yan kaila Tupa at Kawayan. Tiwala akong mas mapapalago pa nila yun. Nakakalungkot mang sabihin pero Tasa, makakaalis ka na. Hindi ka makakasama sa piging. Humayo ka na.